Hello every guys, good morning, good evening, good day sa inyong lahat. And now you're back to my channel, it's Rom Cordell. Please don't forget to like, comment, share and subscribe on my channel. Rate that thumbs up now and push that button. Ano nga bang nangyayari kay YouTube? Kung sobrang viewer ka, hindi mo ito masyado mararamdaman. Pero kung isa kang YouTuber, isa kang vlogger, isa kang creator, itong video na to para sa'yo. Ngayong araw na to ay tatalakayin natin kung ano nga ba talaga ang nangyari ang gumugulo sa mga YouTubers, creators. Ano nga ba talaga ang dapat nating gawin sa mga paggawa kong ito sa YouTube? Ayon sa YouTube, ang mga pagbabagong ito ay naaayon sa batas ng Estados Unidos na tinatawag na COPPA o Children Online Privacy Protection Act. Ano nga ba ang COPPA o Children Online Privacy Protection Act? Ang ibig sabihin po ng batas na ito ay ang pangangalaga ng karapatan ng mga kabataang edad 13 pababa sa kanilang personal na impormasyon na manggagaling sa tao o nila lang na magsasaad ng impormasyon tungkol sa kanila. Ang YouTube bilang nasasakop sa batas na ito, kabilang na ang lahat ng sumasailalim sa kanya, kasama na din ang mga YouTube creators na tulad ko. Ang batas na ito ay makatutulong sa YouTuber creators sa maggawa ng content at videos na naaayon sa batas. Batas na sumasakop sa lahat ng YouTube creators sa buong mundo. Ano dapat kong gawin? Para matulungan tayo ni YouTube sa mga pagbabago nito at sa mga dapat nating gawin, kinailangan ni YouTube na gumawa ng mga bagong patakaran na dapat nating sundin. Ngayon ay dapat nating lagyan ng marka ang lahat ng ating videos ayon sa kanyang kategorya. Una, kung ang iyong video ba ay angkop sa pang mga bata o hindi, o made for kids or not. Pangalawa, kung ang iyong videos ba not made for kids. At sa huli, kung nais balikan ang settings na ito para sa mga videos mo o sa mga bagong videos na i-upload mo pala. Bilang YouTube creator, tayo ay responsable sa lahat ng aspeto ng lahat ng videos na ating ina-upload. Ang content ng mga videong ito ay nakaka-apekto sa lahat ng ating manonood. Tayo as YouTube creator ang nakakaalam kung nakakop ba sa kabataan ng ating pelikula o hindi. Paano ko isi-set audience ko? May dalawang paraan kung paano natin isi-set ang manonood natin. Una ay sa channel level. Kung ang lahat ng iyong video ay naaangkop man sa kabataan o hindi, maaari mo itong iset sa channel level. Pumunta lamang sa YouTube data, i-click ang settings sa kaliwang bahagi ng iyong screen. Sa settings, sumunta sa channel sa kanang bahagi. I-click ang advanced settings. Dito ay maaari mo nang iset ang audience mo o manonood. Sa ganitong paraan, lahat ng iyong video kabilang ng mga lumang video ay masiset sa settings depende sa pagkakaangkop nito. Inirerekomenda ng YouTube na dito tayo magsimula sa pagset ng ating audience o manonood. Mula rito, kung meron man tayong video na naaangkop sa matatanda o sa mga bata, maaari natin itong iset sa video level. Para gawin ito, pumunta sa YouTube Beta Studio. I-click ang videos. I-mark ang videos na gusto mong baguhin ng settings. I-click ang edit sa taas na bahagi at i-click ang audience. Dito ay maaari mo nang maiba ang settings ng iyong video na naaayon sa kategorya nito. Pag tayo ay mag-upload ng bagong video, palagi nang may bagong confirmation settings na lalabas tungkol sa pagbabagong ito. Ngunit pag ito ay ating na-set sa channel level pa lamang, lahat ng ating mga bagong video ay automatic na imamark ni YouTube according sa ating channel level settings. Ngunit dapat nating tandaan na importanteng maimarka ang mga videos
na naayon sa kategorya nila. Ang YouTube ay gagamit ng machine learning system para malaman ang nararapat na kategorya para sa ating mga videos. Ngunit nagbigay din sila ng paalala na huwag dumipende sa makinaryang ito dahil ito ay hindi perpekto at maaaring magkamali. Kung hindi natin ma-set ang ating audience o manonood, ay isi-set ni YouTube ito para sa atin. Kung sa pagkakataong matuko sa sistema ni YouTube na may kamalian sa pagsunod sa alintuntunin ito o may pag-abuso, bukod sa sila na ang magsiset ng iyong audience o manonood, magkakaroon din ng karampatang aksyon mula sa kanila. Dito pumapasok ang pagbabawas ng oras sa ating mga views at nakaka-apekto sa mga monetized channel. Paano ito masusolusyonan? Narito ang ilan sa mga importante nating malaman. Ano ba ang ibig sabihin ng made for kids content? Ayon sa COPPA o sa Children's Online Privacy Prevention Act, ito ang mga dapat nating tandaan para masabing angkop sa kabataan ng ating video. Una, ang paksa ng iyong video kung ito ay tumutukoy sa kabataan. Pangalawa, kung kabataan ba ang ninanais mong magpanood ng iyong video. Pangatlo, kung ang iyong video ba ay may pagganap ng isang bata o isang grupo ng kabataan o pinapakita sa iyong video na meron itong kasamang bata. Pang-apat, kung ang iyong video ba ay may nilalamang artista, materyales, laruan, o kahit na anong aspeto na pwedeng makainganyo sa kabataan. Pang-lima, kung ang salita ba na ginamit sa iyong video ay nararapat sa pagkakaintindi ng kabataan o sa muwang naisip ng bata. Pang-anim, kung ang iyong video ba ay naglalaman ng aktibidad na makakainganyo sa kabataan, halimbawa rito ay mga laro, mga kwentong pambata, sulat, tula, at ang ilan pang mga hindi nasabi na basically pambata. Ibig sabihin pag sinasabing kid? Sa US, ang isang kid o ang isang bata na may edad 13 o 13 years old pababa. Ngunit hindi ito pareha sa ibang parte ng mundo. Maaaring mataas ang edad ng kategorya ng bata sa kanila. Maaaring mababa. Kaya dapat nating tandaan ang mga bagay na naaangkop sa mga ito ng tama at naayon. Dahil kahit saang lugar man tayo naroroon, ang COPPA ay nakaloob sa atin bilang isang YouTube creator. Kung may mga iba pa tayong gustong alamin, ay malaya tayong kumonsulta sa abogado. Ano pa ba ang future? Ang matatangay, pagsanit ko ang channel ko, Ask Made for Kids. Ayon sa YouTube, bilang pagsunod sa batas, ay kinakailangan nilang limitahan ang impormasyong nang gagaling mula sa ating channel, lalo na mga videos na minarkahan natin na made for kids. Dahil dito ay matatanggal na ang ibang features katulad ng comment section at mga personalized na ads o patalastas. Maaaring ang ilan sa mga YouTubers ay maapektuhan dito, lalo na ang kanilang revenue. Kung nakaset ang channel ko as made for kids, anong ibig sabihin nito sa aking channel? Ayon kay YouTube, simula sa January sa isang taon, lahat ng videos na may mark na made for kids ay marirestrict na ang paggamit ng comment, personalized advertising, info card, and screen. Maaaring matatanggal na din ang stories, community tab, notification bell, at save watch later or save to playlist. Anong mayayari kung magkamali akong i-mark ang video ko? Kung hindi mo pa na-set ng maayos ang iyong audience settings, gagawin ito ni YouTube para sa'yo. Sa pagkakataong hindi ka sumang-ayon sa pagbabago nito, maaari kang mag-send ng send feedback sa kanila. Para gawin ito, pumunta sa YouTube beta, i-click ang videos, at sa videos, i-click ang video na may wrong mark. Sa baba ng video na ito, ay i-click ang detail. Sa kanang babang bahagi, sa ilalim ng basics, ay makikita ang send feedback button. Note, applicable lamang po ito sa may mga wrong mark. So kung hindi mo pa siya na-set, or wala ka pang wrong mark, ibig sabihin, hindi mo siya makikita. Kasi chine ko siya sa akin, wala siya, so...
Sa pagkakataong malaman ni YouTube na mali ang iyong pagmark ng video, automatic niya itong ika-categorize at imamark according sa content nito, whether pangbata ba ito, pangmatanda. Ngunit kung ang pagmamarka mo sa iyong video ay sadya at hindi naaayon, maaari kang magkaroon ng karapatang parusa sa batas sa ilalim ng COPPA. Batas depende sa bansang naroon ka at consequence sanction mula kay YouTube. Si YouTube po ay dumadaan sa proseso ng experimentation. Sa mga susunod pang buwan ay magkakaroon pa ng pangilan-ilan na pagbabago. Kaya't mabuting isaayos po natin ang settings ng ating audience sa madaling panahon. Lalo na ang ating mga dati ng videos na naglalaman ng mga bagay na nakapaloob sa batas na ito. Dahil ang batas na ito ay sinasakop ang lahat ng content ng ating mga videos and uploads mula sa pinakaunang video na in-upload natin hanggang sa pinakahuli na video. Ang pagbabawas ng ating oras ay maaaring dahilan ng mga pagbabagong ito. Hindi makapag-provide si YouTube ng legal advice. Kaya't nasa sa atin na bilang responsableng YouTube creator na isaalang-alang ang mga bagay na ito. Ang tamang pagpapatupad ng batas at pagsunod dito para sa ating proteksyon ang pinakapakay ni YouTube sa mga pagbabagong ito. Para sa karagdagang tulong at kaalaman, maaaring pumunta sa Help Center na available sa YouTube website. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. And I love you so much, guys. God bless.